Hi, this is Trendell Thomason Inning, and you're watching B-Bay Draft Room TV. Napapansin po namin na 91% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kahit kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay inihiling lang po namin na pakipindot ang subscribe button at ang notification bell. Maraming salamat, ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Malaking bagay talaga pagka ang prospect ay fit sa sistema ng nag-recruit sa kanya para mas ma-maximize ang kanyang tunay na potensyal. Gaya ni Chady Rangel na isang blue chip recruit nung high school, ngunit di nag-fit sa sistema ng NU sa seniors. Pero after ng college career niya ay nakitaan naman siya ng potensyal ng Gilas at napasama nga sa special draft. Former high school blue chip prospect din ng featured player natin ngayon. Siya po ay ang 5'9 point guard na si Rendel Senining. Si Rendel ay naglaro ng high school ball sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu. Bilang starting point guard dito ay tinulungan niya ang Magis Eagles makuha ang kampiyonato sa CESA Fee Juniors noong 2012. Nakapaglaro din siya sa Junior NBA National Team. Dahil sa mga ito ay naging blue chip prospect siya. Maraming UAAP schools ang nagre-recruit sa kanya, ngunit pinili niyang mag-stay muna sa CESA Fee. Sa University of San Jose Recoleta siya unang naglaro ng college ball. After ng stellar season niya dito ay nirecruit na siya ng NU Bulldog. Nirelegate muna siya ng NU Bulldog sa Team B. Ngunit dahil sa loaded backcourt rotation nito ay di siya na-elevate sa Team A. Kahit noong 2016 ay lumipat siya sa APU Tamaraws. Gaya ng sa NU ay na-stuck din si Rendel sa Team B nito hanggang naubos na ang kanyang playing years. After ng college career niya ay sinubukan niya magpa-draft sa PBA D-League. Dito ay napick siya at napasama sa lineup ng powerhouse na Marinerong Pilipino. Kung kailan nabibigyan na siya ng opportunity maipakita ang kanyang tunay na kakayahan, ay tumama ang COVID-19 kaya't after 2 games ay na-cancel ang 2020 PBA D-League Aspirants Cup. Pero sa kasagsagan ng pandemya ay biglang itinatag ang Pilipinas Business Cup. Naglaro siya para sa Art Builders na Pulapu. Ngunit sa kalagitnaan ng season ay na-involve siya sa isang kontrobersya at to-suspinde dahil dito. Sa kanyang pagbabalik ay gumawa siya ng career high na 20 points at 7 rebounds. Tinulungan niya rin ito makarating sa semis ng Visayas League. Ang laro ni Rendel ay may kukumpara ko kay Dansara. Ito ay dahil sa kanyang speed sa transition game at reliable 3-point shooting. Sa aking panayam kay Rendel ay nabanggit niya na baka sa susunod na draft ay sumali na siya. Sa tingin ko ay kung mabibigyan lang ng chance si Rendel ng PBA team na babagay ang style of play niya, ay mailalabas niya ang kanyang tunay na potential na hindi niya nagawa nung college. Hanggang sa susunod na lang po mga ka-Draft Room. Shoutout nga po pala sa ka-Draft Room natin na si Alcabid Asara.